miracles will overflow on that day, O God, in the name of Jesus. Even, Lord, your overflowing provision, Lord, on that day, in the name of Jesus. Salamat po sa buhay ng aming Bishop Brother Eddie. Even, Lord God, hallelujah, sa buhay po ng aming Senator Joel Villanueva. Patuloy na pagpalain niyo sila at ang kanilang buong pamilya, Lord God, as they obey your mandate, Lord Jesus, na maging servant niyo, hindi lamang Panginoong Jesus sa church na ito, but even to the this nation, O God, in the name of Jesus. Seal them tightly with the blood of Jesus and let your divine protection be with them and give them success, Panginoong Jesus, sa bawat gagawin nila, in Jesus' name. We thank you for the GIL Church Green Hills family, O God. Patuloy na pagpalaan niyo po ang bawat pamilya. We pray for the family, Lord God, na patuloy po will be a Christ-centered family, O God. At patuloy, Panginoong Jesus, let your divine protection be upon every family, O God, and the fear of the Lord be every family, Lord God, as you bless their bread and their water, O God, in the name of Jesus. Maraming salamat sa araw na ito, aming Ama. Tunay nga po, Lord God, hallelujah. Thine is the kingdom, the power, and the glory, Lord, now and forever. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Amen and amen. Yung pinakamalakas na palakpak po, to welcome the presence of the Holy Spirit in our midst. Oh. Inhabit the praises of your people, Lord. Puspusin niyo po kaming lahat muli ngayong umagang ito, Panginoon. This is our heart's cry. This is the prayer of our hearts this morning. Kami muli mong puspusin. Kami muli mong pag-alabi. Kami iyong katagpuin. O Diyos ang siyang dalangin. Kami sa'yo'y nagsusumamo. Kami sa'yo'y dumadaig. Kami iyong muling tingnan. Let's make this our personal prayer. Kami muli mong puspusin. Kami muli mong puspusin. Kami muli mong pag-alabi. Kami iyong katagpuin. O Diyos ang siyang dalangin. Kami sa'yo. Just the people of God, tell the Lord, come meet. This is our humble cry, oh God. Come meet. Ang muli mong pagpala. Kami iyong muling tingnan. Kami iyong po. Make this our cry. Kami iyong muling tingnan at muli mong His love endures.
pagmalaki, Panginoon, kundi ang habag at biyaya mo lamang. Yes. Kung bakit po kami nakakatayo sa iyong paanan, O Lord. Allow us, O God, right now, Panginoon, kung may nakikita po kayong karumihan sa aming mga puso, sa aming isip, sa aming buong pagkatao, humihingi po kami ng tawad, Ama, sa araw na ito, Panginoon. Saliksikin mo po ang aming mga puso. Saliksikin mo kami, Panginoon, O God, at patawarin mo kami, Lord, sa lahat po ng aming nagawang kasalanan na nakasugat sa iyong puso, Panginoon. Lord, marami pong salamat. Maraming salamat sapagkat alam namin, Panginoon, pinatawad mo na kami sa pamamagitan ng iyong banal na dugo na nabuhos sa krus ng Kalbaryo. Salamat, Panginoon, sa kapatawaran na amin na pong natamo. Salamat, Panginoon, sa kapatawaran na ipinagkaloob niyo po sa amin, O God. Salamat, 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 salamat. Yan po ang aming pwedeng ibigay sa inyo, Lord, sapagkat una mo po kaming minahal nang higit pa po sa aming pagkatao. Salamat, O Lord, sa araw na ito, Panginoon, ang aming pong panalangin. Katagpuin niyo po ang bawat isa. Katagpuin niyo po ang bawat isa na naririto, O Lord, na dinakong, O God, upang marinig po namin ang iyong tinig, Ama. Ama, salamat po. Pangunahan niyo po ang service na ito, Lord. Wala po kayong lalagpasan, Panginoon. Wala po kayong lalagpasan ni isa man sa amin na hindi po maririnig at mararamdaman ang inyong buhay at makapangyarihang presensya, O God, na siyang kikilos po sa aming kalagitnaan. Ang aming samot, hiling Ama, malugod ka po sa aming mga buhay, Panginoon. Malugod ka po, Panginoon, sa aming pagsamba, O God. Yes. Tunay nga, Lord, maramdaman niyo po, Lord, ang aming pagmamahal sa iyo, O God. Maranasan po namin ang inyong presensya sa aming kalagitnaan, O God. At hayaan niyo nga po, O God, tanging pangalan mo lamang po ang mabibigyan po namin ng karangalan. Ang pangalang Jesus, O God, na nagmamahal po sa amin, O Lord. Maging Panginoon sa mensaheng iyong gagamitin, mensaherong iyong gagamitin, Ama, ang panalangin namin, empower mo siya, Panginoong Jesus, O God, at ang iyong mga salita lamang po ang siyang dadaloy sa aming kalagitnaan ng may buong katapangan, O God, na magbibigay ng pagbabago sa aming buhay, O God. Maraming maraming pong salamat. Samahan niyo po kami muli, Panginoon. Itinataas ka po namin sa aming kalagitnaan, O God. Maraming maraming pong salamat. To you alone be the glory, the honor, and praise, O God. In Jesus' name, amen. Amen and amen! Woo! Sino po dito maligayang maligaya ngayong araw na ito? Amen! Basahin lang po natin, Psalm 122. Verse 1, if you could flash in po. Psalm 122, verse 1. Ang sabi po ng psalmist, I rejoice to those who said to me, let us go into the house of the Lord. Basahin po natin sa New King James Version, Ate Rosette, if you could flash po yung New King James Version. Sabihin niyo po sa katabi niyo, I was glad when they said to me, let us go into the house of the Lord. Sino po dito, ligayang-ligaya talaga ang puso niya sa presensya ng Panginoon ngayong umaga. There will be joy in the house of the Lord. In the presence of the Lord. In the presence of the Lord. There's joy. There is joy forevermore. There will be joy in the house of the Lord. To celebrate. Celebrate holy name. Come on! There's joy in the house of the Lord! Woo!
here to do miracles. He's here to heal and deliver. Chapter 22, verse 3. God inhabits the praises of His people. Nananahan po ang Panginoon sa ating pagsamba. Can we just lift our hands? Lord, we're two or three gathered together in Your name. You are in the midst of them. You are here. You are here. And we stand here in Your presence, Lord. Longing for Your embrace. We're standing here in Your presence. Expressing our love to You. Let's present ourselves to the Lord. Yourself to Him. Here I am. Oh,
precious Savior. Tell Him, hold me now. And hold me now and never ever let me go. My Jesus, my precious Savior. Pinakamalakas po, tell the Holy Spirit. Palakpak mo ng excited sana. Whoa. Ang ganda po ng inaawit natin eh. Standing in your presence, longing for your touch. Sino po talaga gustong-gusto nyo ng paghipo ng Diyos ngayong umaga? Taas ang kamay. We will sing the song one more time. I give you the chance. So here I stand. Beses na lang po, mas mahinang tinig. Here I stand within your presence, longing for your touch. A thousand days. And the anointing is touching the four walls of Music Museum. Oh, bring in Marlon. Tell me and I obey. This is far greater than sacrifice. Tayong yumuko, bibigyan ko po kayo ng ilang saglit na personal na sumambit ng inyong mga panalangin. Narinig niyo po ang inyong mga hikbi. Narinig niyo po ang inyong mga daing. Narinig niya po maging inyong mga buntong hininga. Let's linger in the atmosphere of worship. Saint Joan. Congregation to sing. Sa pagbukang iway-iway, let us sing our love song this morning to the Lord. Let us pour out our hearts and worship today.
And we lift our hands everywhere. Sasabihin natin, walang hanggan kita pupuri. Walang hanggan kita sasambahin. Parang alon sa dagat, walang humpay. Nasasambahin, pupurihin, luluwal hati. Walang hanggan sa huling pagkakataon po. Walang hanggan, walang hanggan. Pwede po bang yung mga mag-asawa ay maghawa kamay habang sumasamba? Pwede po ba yung mga pamilya join hands as you worship this morning? Walang hanggan, nasasambahin, pupurihin, luluwal at above the whisper, let's just enjoy the moment of worship. Walang hanggang kita pupurihin. Walang hanggang kita sasambahin. Parang alon sa dagat, nasasambahin ka ng inyong mga anak. Mamahalin, paglilingkuran. Tanggapin niyo po ang aming pagsamba ngayong umaga. Mamahalin. Pakiyuko po ang ating mga ulo saglit. We just honor your presence, Lord. We just honor your presence. We honor your presence. The next 5 seconds, let's clap our hands in honor of the Lord. Magandang umaga po. Okay, saya at kay ganda, Joanne. Magpatihan po tayong lahat. Okay, saya at kay ganda. Tayong lahat ay sama-sama. Umahawin ng pag-uri. Sumasaya at umakanta. Okay, saya at kay ganda. Tayong hindi nakikita sa mask natin. Anyway, magandang umaga po. Pleasant good morning to everyone, maging mga nanonood sa online. I was praying for the message that I can share this po this morning. And the Lord, dinala po niya ako doon sa Psalm, sa Jeremiah 48:10. Lagi pong kinukot ni Kuya Ed dito sa aming mga pastor.
Cursed is he that doeth the work of the Lord deceitfully. Doon po sa marginal reading ay nakalagay, who doeth the work of the Lord, pakisabi po, negligently. Yan po ang ating topic. At sa Daniel chapter 6 verse 4, may sinasabi din po doon ng salita ng Panginoon referring to Daniel. Ganito po ang ating mababasa. At this, the administrators and the satraps tried to find grounds for charges against Daniel in his conduct of government affairs, but they were unable to do so. They could not find no corruption in him because he was trustworthy, neither corrupt nor negligent. Ang galing po, ano? Neither corrupt nor negligent. Ang Diyos po ang magpapala ng kanyang buhay at banal na salita na ating bubulayin ngayong umaga. Pakipalakpakan natin ang Panginoon. Ang aking maiksing mensahe po ay pinamagatan kong overcoming spiritual neglect. Pag-uusapan po natin. Sabi nila, ito daw po ay isang silent killer. At ang pangalan daw po nito ay spiritual neglect. And I believe with all of my heart, hindi ito small problem sa spiritual na buhay natin. Kasi ina-address po siya ng banal na kasulatan ng paulit-ulit. Sabi nila, one of the dangers we face as a Christian is called spiritual neglect. So tatangkain natin pag-aralan, ano bang ibig sabihin, Pastor Joey, ng spiritual neglect? So ilang mga few scriptures po ang babasahin ko pa para masuportahan ko yung aking claim ngayong umaga. Dito po sa 1 Chronicles 15 verse 2, especially sa verse 12, ito po ay sabi nila, karamihan ng mga trahedya na dinaanan ng mga tao, most of the calamities of life are caused by simple neglect. Next slide, please. Ang trahedya po dito ay nung hinawakan ni Usa. Can we show 1 Chronicles 13, verse 9 and verse 10? Parang napakaliit na bagay lang po. Natapilok po yung baka at bubuwal po yung Ark of the Covenant. And sabi po ng banal na kasulatan, and itong kamay po ni Usa ay inihawak niya po para suportahan yung Ark of the Covenant. But the Lord said, sabi po ng Bible, the Lord's anger burned against Uzzah, and he struck him down because he had put his hand on the Ark. Tingin po kayo, sandali, napakaganda po ng simula. 30,000 people participated para ibalik yung Ark of the Covenant. Saya-saya po nila. But along the way, biglang natalisod po yung nilalagyang kariton nung baka, and then tutuwad po. Parang napakasimple lang. Hinawakan po ni Usa yung Ark of the Covenant, and on the spot, namatay po si Usa. Isang trahedya na kung iisipin natin, just an ordinary circumstances. Pero hindi po sa harap ng Diyos. Binaliwala ni Usa yung mahalagang bagay na hindi po dapat hawakan ang Ark of the Covenant sapagkat napakabanal po nun. So si David mismo po ay natakot. Sabi ni David, paano ko ibabalik? Ang gusto ko lang dalhin yung Ark of the Covenant na malapit sa akin. Hindi niya alam. Kaya si David natakot at nagalit din at the same time. Pagkalipas ng ilang buwan, mababasa natin na binless po ng Diyos ang tahanan ni Obed-Edom. Kaya nagprosige po siyang aralin kung paano mabubuhat yung Ark of the Covenant. And after studying the scriptures, nakita niya, it was because you, the Levites, did not bring it up to the first time. Sinasabi niya, kasi hindi natin binuhat ng tama. We did not inquire of him about how to do it in the prescribed way. Minsan po, yung ating mga negligence, yung spiritual neglect na tinatawag, eh pwede pong magdala ng kapahamakan sa atin nang hindi po natin gaanong pinapansin. So today, pag-uusapan po natin itong spiritual neglect. And I pray that ngayong umaga, makita natin, meron ba ako niyan? Ako ba ay nagkakaroon ba ako ng ganitong spirit? Nagiging relax na ba ako sa aking buhay Kristiyano? Sa aking panalangin? Baka dumating na nga po ang panahon, hindi na nga tayo nakaka-attend ng church eh. Alam niyo po, nung mauso yung online, karamihan po ng mga tao, mas komportabling manood sa online. Wala naman nung masama doon.
Ang problema lang doon, minsan natutusang habang nanood ng online, ay nagsasangag ka ng sinaing. O nagpiprito ka. Sometimes, because online, walang nakakakita, naka-opa yung camera mo, marami pong temptation eh. Ang ibig sabihin, hindi ka talaga totally focus. Kaya ako po, lagi ko ina-encourage, eh possible, malusog naman at malakas. Eh sabi ko, eh bakit sa mall, nakapag-mall? Bakit sa church, hindi nakapag-church? Si pastor naman nagpaparinig. Hindi po ako nagpaparinig. Sinasadya ko po talaga yon. But kidding aside, dumating po yung panahon parang komportable na yung mga tao kung makadalo o hindi. Total, pwede naman magpatala ng tithes and offering. But today, pag-usapan lang po natin yung konteksto ng spiritual neglect ngayong araw na to. So next slide po, dibilisan natin para hindi siyempre mabagal. Ang aking sermon idea, neglect in any area of life is tragic. But in the realm or in the spiritual realm, it is infinitely more tragic. Alam po natin, napaka-tragic po na makalimutan mong nakasaksak yung iyong plancha. Sino na po ang nakaiwan? At habang nagdadrive sa mo sa asawa mo, hindi ko alam kung nabunot ko yung plancha o hindi. Eh, layo na nung nabiyahe mo, di ba? Tapos sabi mo, hindi ko alam kung naisara ko yung tangke ng gas. Di po ba? Yung mga ganong bagay. Eh. Naalala ko yung kinikwento ko po sa inyo na isang kapatiran. Taga dyan po sila sa Malolos eh. At paluwas ng Metro Manila. At dito po sa right side ng NLEX, may Petron dyan. Nako, ipin-remote pa. At nagkarga po siya ng gas. Hindi po niya napansin yung asawa niya ay bumaba. Bumaba. At mag-restroom, wi-wi-wi. Habang nagkakarga po, nagbayad na, naisara na, bumiyahe na siya. Pagdating sa Mekawayan, paglingon niyang ganyan, wala yung asawa niya! Natatawa kayo. Kayo po ba? May ganun din. Hinahanap niyo yung salamin niyo samantalang narito sa inyong ulo. Di po ba? May mga pagkakataon. But we will be talking about spiritual neglect today. Anong mga aspeto na dapat hindi natin pinapabayaan at di natin masyadong... Tatlong simpleng kaisipan po. Gusto kong hubugin yung aking katuruan dito sa tatlong kaisipan na ito. Number one, Scripture provides several warnings against negligent spiritual behavior. Paulit-ulit po. Ang mga Israelita, pagkatapos pong kuhanin sa lupang tanggalin sila sa Egypt, alam ng Lord, ang unang maaring mangyari sa kanila, pasukin sila ng spiritual neglect. Kaya sabi sa Deuteronomy 8, beginning verse 10 to 14, ang sabi po ng mga talatang ito, can we show? Mabasa lang natin sandali. When you have eaten and have satisfied, praise the Lord your God for the good land He has given you. Be careful that you do not forget the Lord. Can you imagine? Isa sa mga danger na binabanggit ng banal na kasulatan sa mga Israelita ay kapag nasa lupang pangako na, masagana na at nandun na sila, baka makalimutan ng Panginoon. Tumingin po kayo and true enough, yun nga po ang nangyari. Nakatira sila sa magandang bahay, masagana ang kanilang buhay, nakalimutan na nila ang mga bagay na ginawa ng Diyos sa kanilang buhay. So, habang binabasa ko po yung topic, dinidevelop ko po yung teaching, nakita ko po that their presence in Scripture indicates that it is possible for us to be spiritually negligent. Kaya gusto ko po yung Proverbs eh. Babasahin ko po yung Proverbs chapter 3, 1 to 4. Ang ganda po nung sinasabi ng salita ng Diyos patungkol dito. My son, do not forget my teaching, but keep my commands in your heart. For they will prolong your life many years and bring you prosperity. Sabi po, let love and faithfulness never leave you. Bind them around your neck. Write them on the tablet of your heart. Ano po, yung mga salita ng Diyos, sabi, ilagay mo sa liig mo, isulat mo sa tablet ng puso mo. Kaya po pala ang mga Hudyo, ang mga commandment ng Diyos, ang Ten Commandments, ang tawag po dun Shema, ay nakasulat po dun sa hamba ng bahay. So tuwing lalabas po sila, nire-recite po nila yun. Yun po pala yung purpose nun. Para hindi mawaglit sa kanilang isip ang mga salita ng Diyos. Maski sa paghiga po nila,
pag tingala nila sa kesame, nakasulat din doon yung mga salita ng Diyos. Why? Yung po ay patotoo na alam ng Diyos na nature ng tao na madaling makalimot. Ilang kaya ang nakaupo rito at iniisip niya, nabunot ko ba yung plancha? Naisara ko ba yung pintuan ng bahay? Sometimes and many times, mga basic things lang po yan. Spiritual neglect is a silent killer. And usually po, hindi po siya mabilis eh. Minsan, dumadating yung neglect spiritually ng dahan-dahan hanggang dumating yung pagkakataon, biktima na tayo. Parang anay po yan na biktima na tayo ng spiritual neglect. So with that in mind, samahan niyo po ako. Tatlo lang po ang share ni Pastor Joey, mabilis. I'll try to define and explain what do you mean by spiritual neglect. I will try to discuss common causes of spiritual neglect. Saan tayo sumasablay sa aspeto ng neglect? At huli, may pagkakataon bang gamutin ito? Simulan na po natin. Understanding spiritual neglect, tingin muna po natin yung simpleng definition. Neg means not. Leg comes from the Latin verb legere, to choose or to pick up. Neglect means we don't choose something, hindi mo pinili because we neglect. O hindi mo iningatan, o hindi mo pinahalagahan ang isang bagay, may tendency na ma-neglect natin. Sa dami po ng ating mga sermon, alam niyo, dinalo ko yung isang matandang member ng church sa Bulacan. Sabi ko, may okasyon sa pamilya eh. Eh, ba't pa naman na naisip-isipin kong itanong? Sabi ko, Pastor, sabi ko, Tatang, ilang taon na po kayong umaaten sa church? Sabi niya, Pastor, matagal na rin. Eh ako naman, natanong ko, ano po ang paborito niyong preaching ni Pastor? Ang tagal niya po nag-isip, doon nakatingin sa kesame. Ewan ko ba ang mga Pilipino, bakit sa kesame nakatingin pag nag-iisip? Kagaya po nung katabi mo, nakatingin niyan sa kesame. Hindi po yan inaantok, definitely. At maya-maya po, nagkamot ng ulo. Sabi niya, alam Pastor, hindi ako matatandain eh. Sabi ko, wala kayong natatanda ang sermon ko? Sabi niya, may mga natatandaan ako, pero hindi ako talaga matatandain. Pero siguro nadidisappoint siya na baka ma-disappoint ako, hinawakan niya yung kamay ko. Sabi niya, pero Pastor, alam mo, nung patay yung asawa ko, nandito kayo, hindi ko makakalimutan yun. Nung nasa ospital yung anak ko, una kayong dumating, hindi ko yun makakalimutan habang ako'y nabubuhay. Nung umuwi na po ako, ako po ay nagkakamot ng ulo. Sabi ko, walang natanda ang sermon ko. Ang natandaan lang, sa panahon na may pangangailangan sila, nandun ka. Nagbago po ang paradigm ko. Hindi lang pala sermon ang mahalaga. Mahalaga pala sa tao na nandun ka sa panahon na kailangan kanila. Spiritual neglect, simply to fault, next slide, to carry out an expected or required action through careless or by intention. Yung ating spiritual neglect ay because there is laxity, may inattentiveness and indifferent. Yung pong ating spiritual neglect ay posibleng hindi sadya, sadyang napabayaan lang. O kaya naman by design, o siguro dahil tinatamad tayo. So, we cannot deny ang spiritual neglect, apat po ang posibleng mangyari. Tingnan muna po natin yung ilang definition. It is a silent killer of the soul. To become spiritually strong, we need to build spiritual good habits na tinatawag. Nagsisimula po akong umaaten sa Arroyo, ang pinaka-importanting teaching na natutuhan ko, ang title po ng seminar ay Quiet Time. Na ang teaching lang naman nun ay dapat sa araw-araw ay maglaan ng oras na manalangin at katagpuin ng Diyos. And through the years, true enough, yung quiet time na yun, sinapuso ko, tinotoo ko. Walang araw na hindi ako nagbabasa ng salita ng Diyos na nanalangin hanggang sa ako'y naging pastor na po. Naging habit na. Ganun din po yung spiritual neglect. Pwede pong
na-neglect natin ang mga bagay na ito sapagkat hindi tayo nakapag-build ng strong spiritual foundation. Halimbawa, sa Mark 1:35, nakita ko po sa scriptures, mismong ang Panginoong Jesus po, strong ang kanyang spiritual life dahil natutuhan po niyang i-build ang kanyang communion sa kanyang Ama. Nakalagay po dyan, very early in the morning, while it was still dark, Jesus got up, left the house, and went off to a solitary place. Tingin po kayo, where he prayed. Ang ganda po, ano? So, ang Panginoong Jesus pala, bumabangon ng madaling araw para katagpuin ang kanyang Ama sa panalangin. Na-develop niya po. Ganon din po tayo dapat eh. We need to build a very strong spiritual life. May isang verse pa po, Luke chapter 4, verse 16. Naging bahagi ng kanyang buhay na talagang sila as a family nagpupunta doon sa tinatawag na synagogue. Ang synagogue po, hindi po yun ang temple. Ang temple po ay nakabase doon sa Jerusalem. Eh dahil malalayo po sila, ang hirap pong pumunta. Pumupunta lang po sila sa Jerusalem pag may mga importanteng piyesta. Pero sa normal Sunday, andun po sila sa synagogue every Saturday. Kasamang mga pamilya, doon po sila nag-aaral ng salita ng Diyos. Again, si Jesus, sabi po, he went to Nazareth where he had been brought up. Ayan, nasa Nazareth siya. On the Sabbath day, he went into the synagogue as was his naging custom po nila, naging kaugalian po ni Jesus na ang synagogue, the place of worship and prayer, ay hindi po pinabayaan. So, minsan nakakaroon po ng spiritual neglect sapagkat hindi natin napapractice either by carelessness or by design. Napansin ko po, minsan nagiging careless tayo kasi we let other things. Minsan yung ibang bagay po, hinayaan natin to take precedence eh. Parang mas mahalaga yung mga bagay na yon kaysa sa pagsamba, kaysa sa pagdalo sa church. May business transaction pag Linggo. May mga taong kakausapin pag Sunday. Even Sunday, kausap ko po yung isang manager kahapon. Andun po ako dun sa Hagunay, kausap. May fasting sila eh. Kasama po ako ng misis ko nag-drive. At kilala kong manager. Sabi ko, nung the last time na ipinag-pray ko siya, sabi niya, Pastor, nagpa-plano ako ng early retirement. Sabi ko, bakit naman? Eh kasi pati Sabado at Linggo, minsan pinapapasok ako eh. Hindi tuloy ako makakanta sa choir. Hindi tuloy ako makapag-ministry. Eh sabi ko, mag-retire na lang ako. Eh sabi ang sabi po sa akin, eh sabi ko, anong sabi? Eh sabi, huwag na daw po ako mag-retire. Hindi nakukuhin Sabado at saka Linggo. Natuwa lang po ako. Ilan nga po ba? Pakipalakpakan natin ang Lord. Ilan nga po ba? May isang kapatiran, nagpaalam sa akin. Sabi niya, Pastor, wala po ako mula Biyernes, Sabado, Linggo. Kasi first time namin magbabakasyon. Pupunta po kami, itago na lang natin sa pangalang Baguio. Pero huwag po kayo mag-alala. Sapagkat sa Baguio, hahanapin ko po kung saan may JIL. Sasamba muna po ako bago magliwaliw. Ayan na naman, Pastor, nagpaparinig kayo eh. Ilan po, pag nagpunta kayo ng ibang lugar, ibang bansa, ang unang hahanapin nyo, saan may church dyan? So I can worshipers. Gone are the days. Kaya, pag naalala ko yung ganung mga kwento, naalala ko yung dating security guard nating member, nagpa-pray, walang trabaho. E di, nabigyan ng trabaho, security. Nagpa-pray ulit, sabi, di ba pinag-pray na kita, mate? Oo po eh. Yung problema ko, pati Linggo eh. Pwede po bang ipag-pray nyo yung trabahong walang pasok pag Linggo? Natatawa po tayo. Hindi natin ipagpapalit yung araw na yon kasi pinakamahalagang araw po yan eh. Pakipalakpakan nga po natin. Naku, mukhang hindi kayo makapalakpak. Salamat. Ang spiritual negligence po is an attitude, a way of behavior where indifference and activity naging relax na tayo eh. Sasabihin mo kasi, hindi ko naman kailangan mag-pray. Okay naman yung buhay ko eh. Hindi ko naman kailangan mag-morning watch. Hindi ko naman kailangan mag-fasting.
Yung mga dating spiritual practices that we used to do, sabi mo, hindi naman, okay naman yung buhay ko eh, okay naman yung sarili ko eh. But along the way, na-discover mo yung sarili mo, that something is wrong. Hindi ko naman kailangan eksaminin yung konsensya ko eh, okay naman ako sa harap ng Diyos eh. Yun po yung mga simpleng spiritual negligence na nagagawa natin along the way. Next slide, bibilisan ko na lang po. Sometimes by letting things of this word to take precedence. Halimbawa po, Matthew 13:22. Ito po. Minsan ito ang problema natin, minsan eh. Yung salita ng Diyos, hindi na nagkakaroon ng masyado na tayong because of the worries of this life, the deceitfulness of wealth, making it unfruitful. Ayan, minsan po, ang problema natin, yung salita ng Diyos na isasantabi na natin. May mas mahalagang bagay by letting our passion to die. Minsan, alam niyo kung bakit nagiging negligent na tayo spiritually, patay na yung apoy natin eh. Namatay na po yung ating apoy. Yung dati nating alab na umaten, manalangin, mag-ayuno, mag-intercede, namatay na po yung ating passion. Because of that, naging spiritual, negligent tayo. By being passive or being unattentive. Yes, nakikinig tayo ng salita ng Diyos. Pero hindi natin natatandaan. Unlike before, yung Bible natin, ginuguhitan natin. Ngayon, kilay na lang ang ginuguhitan natin eh. Maganda po ito, may PowerPoint tayo, blessing po ito eh. Pero gone are the days, sinong may dalang notebook at sino may dalang Bible? Sinusulat natin ang bawat verses. Pastor, andito naman sa cellphone ko lahat eh. Naalala ko po ito sandali. James 1, 22-24. In James 1, 22-24, dinidescribe po ng writer kung sino talaga yung blessed. Sabi po, do not merely listen to the word, so deceive yourselves. Do what it says. Anyone who listens to the word but does not do what it says is like a man who looks at his face in a mirror and after looking at immediately, he goes away, he immediately forgets what he looks like. Pwede po ba akong magtanong? Ano nga po ba ang title ng sermon ko ng Sunday? Walang magbubuklat. Paano mo maipapamuhay ang mensaheng ni hindi mo matandaan? Blessings of a consecrated life, yung po ang topic ko. Sabi ko na nga, be. But along the way, pansinin po natin yung ating sarili. Pag ganun na po tayo, hindi natin matandaan ang mga messages every Sunday, even the Word of God, hindi kaya negligent na tayo spiritually? Hanga po ako nung panahon ng Arolio eh. Wala pong ganito. Pero kabisado ng mga member ang mga lyrics ng kanta. May kausap po ba ako? Sino po yung umabot pa sa panahon ng acetate? Di po ba? Ipinapatong yung acetate. But the advantage is this. They can memorize the song. Gone are the days. Yun po ang tinuturo sa atin itong mga ito eh. And there's nothing wrong with that. Pero ang sagwa yata kung sa acetate pa rin yung aking PowerPoint. Nagbabago po talaga ang panahon. Ang sinasabi ko lang po eh, sana, bakit tayo nagiging negligent? Yung ating comfort, yung comfortable na buhay, pwede po tayo maging negligent dun. Yeah, gone are the days. Sabi ko nga, sa panahon ng Rolyo, umulan, ang katapat lang sa JIL payong, pipigain lang yung payong, I don't care kung malakas ang ulan. But gone are the days. We have an air-conditioned church. We have everything. But sometimes, we are spiritually neglectful, whether we like it or not. I pray po, ito na may paalala lang ng isang pastor. Next slide na po tayo para mabilis. 7 things that can cause spiritual neglect. 7 bagay na baka hindi mo napapansin, nagiging dahilan bakit tayo nagkakaroon ng spiritual neglect. May kausap po ba ako ngayong umaga? Pakisabi nga po, amen. 7 bagay, silipin niyo po yung sarili mo. Meron ba nito sa buhay ko? 1, out of control schedule. Masyadong schedule natin punong-puno. At ang greatest weapon ni Satanas sa generation na ito,
The devil can make us busy and busier. Masyado tayong busy. Na wala na tayong oras na mag-pray. Wala na tayong oras na magbasa ng salita ng Diyos. Kung ang feeling nyo out of control po kayo sa schedule nyo, eh sabihin nyo, Lord, starting today. Pangalawa, misplaced affection. Okay lang po, itong dalawang taon na ito, okay lang naman. Nangangarap ulit tayong makalabas, makasakay ng eroplano, makapagpunta sa Boracay, makapagpunta sa Boracay, makapagbakasyon. There's nothing wrong with that. Pero ang problema po, kung yun na lang ang gusto nating gawin. There's nothing wrong with that. Sabi po ng Bible, do not love the world or the things in the world. If anyone loves the world and the love of the Father is not in him. Be careful po na masyadong puro luho at puro pleasure. Pakita ko po yung 1 Timothy 6:17. Hindi naman po masama yung pagpapala. Pero sabi ni Pablo, who richly provide us everything for our enjoyment. Yung lahat po nang binigay ng Diyos, binigay niya yan to enjoy. Pero huwag naman nating kalimutan, Diyos ang nagbigay nun. Somebody say amen. Sa panahon na ini-enjoy natin yung magandang bahay natin ngayon, huwag nating kalimutan ang Diyos ang nag-provide niyan. Pag nakasakay ka na sa maganda mong sasakyan, pag may maganda ka ng promotion na natanggap, huwag naman. Yung pong ibig ko lang sabihin, ikatlo po, it's easier na maging neglectful tayo during time of discouragement and disappointments. Napansin ko po, nagiging mas spiritually lazy at neglectful tayo sa panahon na dumadaan tayo ng mga pagsubok sa buhay. Pagka marami tayong mga pagsubok, nagka-problema sa asawa, dumaan ng mga problema, nawala ng trabaho, nawala ng anak, parang napaka-natural na mapabayaan yung iyong spiritual discipline kapag tayo po ay dumadaan ng mga ganito. Number 4, sana po gising pa kayo. Are you still there? During abundance, nabigyan po ako ng pagkakataong makapag-travel sa mga churches sa Europe. Karamihan po ng churches doon, nagsasara. Ang pumatay sa mga churches ng mga Kristiyano sa Europe ay hindi ang mga pagsubok, ang mga pagpapala. Hindi sila handa sa blessing. Kaya sila lumamig sa relasyon sa Diyos sapagkat masyadong busog sila. Masyado silang napagpala, masyado silang masagana sa maraming bagay. Again, hindi po masamang mapagpala. Pero pag ang pagpapala ay maglalayo sa atin sa Diyos, mukhang hindi po yun pagpapala. Kung magpapalamig sa atin sa relasyon sa Panginoon, mukhang ang pagpapala, hindi ata blessing, baka naging curse po sa marami. Nalayo na sila sa Diyos eh. Nung sinusulat ko ngayong awit na ikaw ang yamang ko, nasulat ko po yun kasi yung misis ko umiyak. Hapon, gabi na. Sabi ko, oh, bakit ka ginabi? Sabi niya, dami kong ginawa eh. Tapos, ganito, ganyan, ganyan, nag-i-report siya. Sabi niya, bakit ganito ang mga kabataan? Bakit ganito yung mga CYN? Bakit ganito yung mga YN? Kung kailan pa may trabaho at mas mainam ang buhay, saka hindi mo na makita sa church, nakalimutan na yata ang Panginoon. Sabi niya, ba't ganun? Sabi ko, wala akong sagot dyan. Hindi ba dapat mas active sila ngayon? Mas may pantight sila? May mas trabaho sila? Mas... Kaya sinulat ko yung lyrics na makamtan ko man lahat ng yaman sa mundo, matupad ko man pangarap at bitin ang puso ko, kung ako'y malalamig sa'yo at malalayo ng gusto, ay bigupar. Baba po niyo yung kamay niyo saglit. Minsan, ang gaganda ng mga pinupos nung iba, yung biyahe nila, diba? Bagong bahay nila. Pero pag kinumusta mo yung spiritualidad, malayo na sa Diyos.
ah, ang gaganda ng pinupost nila, may bagong sasakyan, na-promote. Pero pag kinumusta mo yung espiritualidad, hungkag, malayo na sa Panginoon. Nawa, ngayon pong umaga, habang nagtuturo si Pastor Joey, na may kausapin kayo ng Holy Spirit, at tanungin mo yung sarili mo, kumusta nga ba ako sa aking espiritualidad? Kaya sabi ng koro natin, ikaw ang yamang inahangad, ang pangarap kong sasapat, Panginoon, Panginoong Jesus. Ikaw ang yamang inahangad, ang pangarap kong sasapat, Panginoon, Panginoong Jesus. Higit sa yaman ng mundo, higit sa luha at kinang nito. Sana yan po yung totoo sa atin. Higit sa kinang at yaman ng mundo, ang Panginoon ang nais natin. Pakipalakpakan po natin, Panginoon Jesus. Paalala lang po ito, panglima, panganim at pangpito. Guilt or condemnation. Minsan, dalawa po ang ginagamit. Ang isa sa ginagamit ni Satan, kung di kanya makuha sa abundance, guilt and condemnation. Gagamitin niya, pag nagkasala tayo, andyan siya, bubulong siya, sasabihin niya, kala ko ba Kristiyano ka? Kala ko ba mananampalataya ka? Bakit ganyan ka? So, lagi niyang nire-remind yung ating mga past failures, mga kasalanan natin, para dumating po yung guilt and condemnation. Ang tawag ko po doon ay destructive guilt. Tumingin po kay Pastor Joey saglit. Pag ang mga kaisipan na inilalagay sa isip mo, nagkasala ka, hindi ka karapat dapat, naramdaman mo na you are not worthy to serve the Lord anymore. Believe me, that is not from God. Ang tawag ko po doon, destructive guilt. Meron pong constructive eh, yung galing sa Holy Spirit. Yung ipakikita na mali ka, hindi tama yung nagawa mo, at sasabihin ng Holy Spirit, bumalik ka sa Diyos, humingi ka ng tawad, patatawarin ka. So, kailangan ma-discern natin, ano pong mga kaisipan ang nasa isip natin sa nakaraang mga buwan at linggo? Destructive guilt? Constructive guilt. Pwede po ba ako mag-pray sandali? Lord, I pray today. Kung may nasa kalagitnaan ito na nagagapos ng guilt and condemnation, I pray that guilt to be lifted in the name of Jesus. Allow him or her to realize na ang dugong natigis sa krus ay sapat upang siya ihugasan. Salamat po sa kalayaan ngayong umaga. Magsabi po ng amen, pakipalakpakan ng Panginoon. Nakita ko po maraming nanlamig sa Panginoon because of guilt and condemnation, lack of passion. Mas madali pong maging neglectful kapag wala na yung ating alab. Kaya sabi ng Bible eh, bantayan mo yung alab mo. Can we show that? Romans 12:11. Ang sabi ni Pablo, never be lacking in zeal, but keep your spiritual fervor. Kuhitan niyo po yun. Keep your spiritual fervor. Pag hindi natin binantayan yung ating apoy, mamamatay po talaga yan. And last but not the least, spiritual attack. Pwede pong naging neglectful tayo sapagkat lagi kong kinikwento si Charles Stanley, isang matandang pastor. Aram ko, nag-retired na siya. Isa sa pinakamalaking church yun sa Atlanta, ang uma-attend every Sunday, mga 10,000. Sabi niya, may panahon ng kanyang buhay, babangon siya sa umaga ng alas 5 upang lumuhod at manalangin. At pag nakaluhod na siya, nagsisimula na siyang mag-pray, nakakatulog siya. Kagaya nung katabi mo. Ay, hindi. Wala. Nakakatulog siya. And mind you, yung karanasan lang yun, tumagal ng 3 buwan. 3 months. And then, after 3 months, can you imagine, pastor yan ha, dynamic pastor. And then, he finally realized that his spiritual life, especially his prayer life, was
being attacked by the enemy. Yung hirap na hirap siyang mag-pray. Every time na ipipikit niya yung mata niya at luluhod siya, he ended up sleeping. At alam niyo, nung ma-realize niya yun, nagsimula siyang mag-binding and loosing. Nagsimula siyang i-bind the spirit of prayerlessness, the spirit of laziness, the spirit of any spirit na umaatake sa kanya. Ilan po sa inyo, parang ang feeling niyo, sabi niya, Pastor, parang I sense may attack sa aking spiritualidad sa season na ito ng buhay ko. Okay lang po bang mag-pray si Pastor Joey? Pakitaas nga po ang kamay. Lord, I pray. Kung may atake sa kanilang spiritual na buhay ngayong umaga, sa aspeto ng pananalangin at pagsamba, maging sa pagbubulay ng iyong salita, I pray to be lifted in the name of Jesus of Nazareth. In the name of Jesus. Sinasalansang ko that demonic spirit hindering him or her to seek your face in the name of Jesus. Let them experience freedom today. In Jesus' name, somebody say amen. Amen. Let me move on. 10 minutes na lang po. Kaya pa ho ba nyo 10 more minutes? Gawin nating 12 kasi 12 ang mga disciples. Forms of neglect that can inflict serious damage. Ito po yung bantayan natin na baka nandito na tayo, hindi pa natin alam. Number one, neglect of the Word of God and prayer. That is number one. Na posibleng na-neglect mo na ang mag-aral ng salita ng Diyos. Sabi po ni Samuel, 1 Samuel 12:23, "But as for me, far be it from me that I should sin against the Lord by failing to pray for you." Doon po sa Acts 6 verse 4, sabi ng mga disciples, "And we will give our attention to prayer." Pakisabi po, prayer and the Word. Pag nineglect na po natin yung prayer saka yung Word of God, yan po yung nagnonore sa atin spiritually. Eh, paano pa tayo? And sometimes, pag tiningnan po natin, alam niyo po yung season ng Netflix, malaking bagay rin eh. Nauubos yung oras mo, kakapanood ng lahat ng palabas. Again, hindi po masama. Pero pag yun na lang ang ginagawa mo, wala nang time na mag-aral ng salita ng Diyos at manalangin. Baka, whether we like it or not. Ano nga ho ba yung bagong pinapanood natin? But kidding aside, I think there's nothing wrong with Netflix. Ang masama po dun yung hindi mo kayang disiplinahin yung sarili mo eh. Di po ba? Si Pastor naman, lahat na lang libangan namin itong dalawang taon ng COVID eh. Ang masama po, narahuyo na tayo. Yun na lang ang lifestyle natin eh. Di po ba? Hindi natin napansin, na-hook na tayo, na-neglect na natin ang Word of God and prayer. Sana hindi po check yung number one sa inyo. Number two, neglect of giving to God. Ayan. Pwede pong ma-neglect natin yung pagbibigay. Isa po sa spiritual practice po yan na gusto ng Diyos na ginagawa natin eh. Maski sa panahon ng pandemya, natutuwa po ako na marami po sa atin maging sa aspeto ng pagbibigay. Hindi po sila undisciplined. Disiplinado po sila. Yung iba nga po, ayaw nila sa online magbibigay eh. Gusto nila ganito face to face. Kaya kahit ganito kakapal ang kanilang tights. Napakakapal naman niya, Pastor. Kahoy po yun. Yung sinasabi ko. Hindi po. Eh, kasi yung iba talaga parang prophetic sa kanila. Ayaw nila na hindi nila personal na ihuhulog yung tights and offering nila. And that's good. Pero along the way, yung giving ho, ano? Pwede mo i-neglect yung giving sa gawain ng Panginoon. And bahagi po yun ng spiritual neglect natin. Pwede pa po kayong kumuha ng envelope mamaya. Number three, neglect of the house of God. Di po ba, na-neglect na natin yung pagpunin na. Tuwan-tuwa ako na sinasabi ni Joan, "I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord." Sino po talaga ang tuwan-tuwa na narito kayo ngayong umaga sa presence ng Diyos? Salamat po. Number four, neglect of spiritual gift.
may mga gift po tayo eh, na binigay ang Diyos sa atin, na dapat ginagamit natin. At the best way to use it is in the church. Nandito yung mga choir, natutuwa po ako sa kanila na maaga pa, nandito na sila. Nag-i-expend sila ng extra time para yung kanilang talento ay magamit para sa Panginoon. Pwede pong na-neglect natin yung ating mga gift eh, along the way. Yung pagtulog, gift ba yun, Pastor? Palagay ko. Kasi ito yung magpipreso ko tulog ka eh. Naalala niyo po ba? Gusto ko pong ikwento sa inyo yung kapatiran na rin. O wag na. Baka, opo, umaatin yun sa first service eh. Ito yung magtatama yung mata namin eh. Natatapat naman, nakapikit siya. Sinasadya ko, doon ako lagi tumitingin. So, after the service, lumapit po siya sa akin. Talikod sa niya, Pastor, nahihiya ako sa iyo. Madalas, nahuhuli mo kung umiidlip ako nang sa paunti-unti lang. Sabi niya sa akin, kasi ho, Pastor, alam niyo, nagtatrabaho po ako sa call center. Hating gabi po, magdamag, pagka umuwi po ako, at di pa ako umaten ngayon, baka hindi na ako maka-attend, kaya minsan pagpasensyahan niyo na ako pag ako'y nakakatulog. Yung katabiho niyo, taga-call center yan, pinapaalala ko lang pagka nakakatulog. Oh, para at least mahaba yung pangunawa niyo. Punta na po tayo sa number 5. Neglect of your family, ayan. Pwede pong ma-neglect natin yung ating pamilya? Yes. Yes, okay, andun yung lola. Yan po ang malaking problema ng mga, sorry po ha, yan ang problema ng mga OFW, yung mga nanay na nagpunta ng ibang bansa. Nalalaki ang mga anak nila na ang nag-alaga. Of course, hindi nila sadyang gustong i-neglect ay ang mga lola. May po ba? Ang mga lolo, that's it. But neglect of the family, huwag nating ini-neglect yung ating mga pamilya, yung time natin sa ating asawa. Nasaan po yung mga mister? Taas nga pong kamay. Asikasuhin nyo ang mister, misis nyo, pagkat pag inakasikaso ng iba yan, malaki ang problema nyo. Hindi ako nagbibiro. Totoo yun. Ganon din ang mga misis. Asikasuhin nyo ang mga asawa nyo, paglingkuran nyo, sapagkat pag hindi nyo pinaglingkuran yan, at iba nag-asikaso nyan, ikaw din, malaki ang problema nyo. Natatawa po kayo, pero mas basic po yun eh. The basic need ng ating mga pamilya ay hindi po natin sila makalimutan. Ako nga po, kinikwento ko sa inyo, di po ba? Pag ako'y napapagal, napapagod, uwi ako sa bahay namin. Ang unang gusto ko lang, iyakapin ako ng asawa ko. Sabihin ko, paki-embrace mo nga ako ng isang embrace na mahigpit. Sabi niya, bakit? Sabi niya, ala, napapagod lang ako. Sometimes, nakakalimutan natin, the greatest support na mayroon tayo ay nanggagaling sa ating mga pamilya. Pakalakpakan niya po natin ng Lord for that. Don't neglect your family. Don't neglect them. Number 6 and number 7, I'm almost done. Neglect of your service. Pwede nating maneglect yung pagkakataon nating maglingkod. Dito po sa church natin, sa JL Green Hills, mataas po ang voluntarism. Ang full-time dito po eh, si Pastor Joey lang eh, at saka si Pastora Presi. Lahat po na nagtatrabaho dito. Ayan, tsaka si Marlon, si Joanne, kasama ko sa Besme. Most of them, they are volunteers in our church. Nagbibigay ng voluntaryong oras, panahon. So, masarap pong isipin lagi yun. Ako, iniisip ko po lagi yun. Masarap isipin na marami tayong manggagawa dito sa church natin. Voluntaryong nagbibigay ng panahon at oras. Just to serve the Lord. Gusto kong sa pagkakataong ito, palakpakan natin yung mga volunteer natin sa ating church. Naku, mahina po yun. Last but not the least, last at pinaka-worst, pwede po nating maniglik ang ating kaluluwa. Naalala natin the parable of Jesus sa Luke chapter 12. Umani ng marami ang lahat at sabi niyo, sabi ng lalaki, oh, mayaman na ako. Mag-relax na lang ako, pero sabi ng Lord, you fool, this very night, your life will be demanded from you. Then who will get what you have prepared for yourself?
Napaghandaan niya lahat, ano? Ang nakalimutan niya, he forgot death, he forgot God, he forgot eternity. This is the worst sa lahat. Makalimutan mo na lahat, wag lang ito. Nakalimutan mo ang nag-iisa mong kaluluwa. There is only one life sent to pass. What profit a man if he gains the whole world and loses his own soul to hell? Sana mapag-isipan natin yung kaluluwa natin. Punta po tayo sa application. I'm done. Just 5 more minutes. Overcoming spiritual neglect. Paano natin ma-overcome ito? Remedies for spiritual negligence. Number one, by performing a personal examination of our heart in all areas of our life. Saliksikin natin yung ating sarili. Saan, alin ang napabayaan ko? Aspeto ng pamilya? Spiritual? Saan aspeto? Marahil naging pabaya tayo. Examinin natin yung ating puso. Number two, by freely admitting and confessing and renouncing. By admitting, yes, Lord, patawarin mo ako, napabayaan ko itong mga aspetong ito. Naging busy ako, mali ang schedule ko, mali yung pinahalagahan ko. I'm sorry, Lord, this morning. Pang-apat, by intentionally nourishing your soul. Lalo na po, siyempre, busy po tayo eh. Yung iba na-assign ng trabaho sa gabi, magdamag. Yung iba naman, iba-iba po eh. I-revise nyo po yung inyong devotional life. Pakisabi po, revise. I-revise nyo yung, hindi naman kailangan umaga, katagpuin ng Diyos eh. Hindi naman kailangan gabi. Ang importante po yung may quality time kayo na katagpuin ng Diyos. Try to revise your devotional life. Try to revise your prayer life. Number four, by guarding your priorities. I-guard natin yung ating mga prioridad. Pag ako po yung nagkakasal, lagi ko sinasabi, ang prioridad nyo dapat God, then your family, and then your ministry, or kung ano man yung inyong calling sa buhay, huwag niyong papalitan ng God. Ang Diyos ang pinaka-importanting ministry mo. Your family is another important priority ng buhay. And last but not the least, importanting, importante. Huwag natin pagpalitin. And last but not the least, sa pagtatapos po natin, by renewing our minds and rededicating our lives to the Lord today. Tumayo po tayong lahat. We will sing this song, kami muli mong naway pag-alapin muli ng Diyos ang ating mga puso. Let's sing this song, Joanne. Kami muli mong puspusin, kami muli mong pag-alapin, kami iyong katakpuin. O Diyos, ang siyang dalangin, kami sa'yo'y nagsusumamo, kami sa'yo'y dumadain. Kami iyong muling tingnan. At muli pakitaas po ang kamay, gawin po nating panalangin ngayong umaga. Kami muli mong puspusin, kami muli mong pag-alabi, kami iyong katagpuin. O Diyos! O Diyos, ang siyang dalangin, kami sa'yo'y nagsusumamo, kami sa'yo'y dumadain. Kami iyong muling tingnan, at muli mong kami sa'yo'y nagpapakumbaba, kami sa'yo'y nagsusumamo. Habang at biyaya ang siyang dahil,
Beses na lang po, mas mahinang tinig. Kami muli mong puspusin, kami muli mong pag-alabing, sa'yo'y nagsusumamo, kami sa'yo'y nagpapakumbaba, kami sa'yo'y nagsusumamo, habag at biyaya ang siyang nais ko, sumasamba, sumasamo. For the last time, kami muli mong puspusin, kami muli mong pag-alabing, kami iyong katagpuin. O Diyos, O Diyos, ang siyang dalangin, kami sa'yo'y nagsusumamo, kami sa'yo'y dumadaing. Muling tingnan at muli mo pag-alabing. Saglit mo tayo yung muko. The best I can, the best I knew, Lord God, I just share the word na nilagay niyo sa aking puso. Hayaan mo, Amang Diyos, na muling mahamon kami na maitama ang aming mga prioridad. Tawarin mo kami kung nagkaroon kami ng spiritual neglect, sadya at hindi, sa aming relasyon, sa aming paglilingkod. Kung naging neglectful din kami bilang ama o ina ng tahanan, kami po'y inyong patawarin sa oras na ito. Idinadalangin ko po na ang mensaheng ito ay nakarating sa puso at kaisipan ng bawat nakinig ngayong araw na ito. Huli mong puspusin ang bawat isa ng inyong kapangyarihan at madama nila ngayong umaga ang panibagong lakas at sigla na ikaw ay paglingkuran at gawin ng iyong kalooban. Aawitin po natin yung awit ngayong umaga uli. Ito po ang tugon natin sa mensaheng ito. We lift our hands and we sing the song. This is our response to this sermon this morning. Kami muli mong puspusin, kami muli mong pag-alabing, kami iyong katangkuhin. O Diyos, ang siyang dalangin, kami sa'yo'y nagsusumamo, kami sa'yo'y dumadaling. Kami iyong muling tingnan.
sa'yo'y nagpapakumbaba. Kami sa'yo'y nagpapakumbaba. Kami sa'yo'y nagsusumamo. I have a vision right now. Nakakalag po yung mga taling inilagay ng kaaway. Sometimes we don't even realize ang pinakasimple nating kaaway ay spirit of neglect. Sometimes we don't even realize that this silent killer is killing so many Christians today. I bind the spirit of spiritual neglect today. I rebuke the spirit of spiritual neglect in the name of Jesus. And I command you to touch them no more. In Jesus' name. In Jesus' name. And I speak deliverance. And I speak deliverance today. Salamat po sa kalayaan na ipinagkaloob mo sa amin. Pakipalakpakan po natin ang Panginoon. Oh, thank you, Lord. We are ready to be filled. We are ready to be filled anew by your Spirit. Let us receive it today. Kami muli mong gusto. Magandang umaga po. I love you all. God bless. Kami muli mong pangalangin. Kami iyong natagpuin.
Savior, Jesus, to our Lord. Amen. Sa Diyos ang lahat ng papuri. Amen. Amen. Praise God. Ibibigay lamang po natin ang papuri sa ating Panginoon at wala po na pong iba. Praise God. Before po tayo dumako sa ating pong tithes and offering na dalhin po ni Dean Rose, paalala lamang po, ano po ang meron mamaya? Holy Spirit Conference. I know yung iba po ay hindi nakapag-register. Pero yung mga nakapag-register po, make sure na yung pong message sa inyo na kayo po ay nakapag-register, make sure na meron po kayo yun, dala po ninyo or nasa phone po ninyo, ipapakita niyo po mamaya. After this po, lahat po ay kinakailangan bumaba, i-clear po natin yung theater. At wala pong maiiwan except for the working team. So, hindi po kayo pwedeng magtago. Hahanapin po kayo ng SOS. Kaya po, lahat po tayo bababa. At working team lamang po ang matitira dito po sa loob ng Music Museum. At magbubukas naman po ang gate ng 1:30 ng hapon. At pakiusap lang din po, make sure you have your vaccination card. Dahil ang Music Museum po ay nire-require pa din na tayo po ay meron pong vaccination card. So make sure na pwede nyo pong ipakita ang inyo pong vax card mamaya po kung kayo po ay a-attend ng atin pong Holy Spirit Conference. This is first come, first serve basis. Wala pong seat plan, wala pong seat numbers. So, kaya po lahat po, to be fair, sa lahat, kinakailangan pong lumabas po lahat. Amen po ba? Kahit po yung mga workers and leaders na hindi po kasama sa working team, they need to leave. Okay po? Kahit po yung mga workers and leaders, but they are not part of the working team, they need to leave po. Okay po? So yun lamang at we'll see you later. 2:00 po ng hapon. At bago ko po i-turn over kay Dean Rose, meron po ba kami mga bisita ngayong umagang ito? Meron po bang ngayon lang ay naka-attend ang ganitong pong klaseng service? Meron po ba? Pwede po bang tumayo? Meron po ba? Ayun, meron po. Sige po, please stand up. Praise the Lord. Sige po, please remain standing. Kayo po ay kukunin ng ating leader para po kayo ay maipag-pray. Ayan. Praise God. Para po kayo ay maipag-pray at mabigyan lang po ng ilang babasahin para makilala nyo pa ang ating Panginoon sa isang malalim at personal na pamaraan. Sige po, tayo po nadako sa ating tithes and offering na dalhin po ni Dean Rose. Sound. Good morning po sa lahat. So it's application time po ng nabanggit po ni Pastor Joey yung tungkol sa isa sa mga dahilan kung bakit tayo nanlalamig is neglect of giving. And I'm sure na tayo po ay na-remind na. Amen po ba? Isang karagdagan lang po, pakitingnan po natin yung Luke 11 verses 11 to 13. Ang Diyos po natin ay Diyos na giver. Supernature po ng Panginoong Diyos, amang banal na ating sinasamba ay Diyos na giver. Amen po. And we claim, and if we claim that we are children of God, therefore tayo rin po ay dapat na maging giver. Amen po. Sabi po dyan, which of your fathers, if your son asks for a fish, will give him a snake instead? Or if he asks for an egg, will give him a scorpion?
If you then, though you are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father in heaven give the Holy Spirit to those who ask Him? Medyo nagsegue po ang Lord dun sa dulo, no? Pinag-uusapan mga gifts, parang mga food yung sinasabi dyan. Pero pagdating sa dulo, sabi ng Panginoon, how much more will your Father in heaven give the Holy Spirit? Na para pong sinasabi ng Panginoon, ask for the ultimate gift, and that is the gift, the power of the Holy Spirit. Amen po. Mamaya po mararanasan natin ang pagpupuspos minsan pa ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. And so therefore, let us pray para po dun sa ating mga ipagkakaloob na naniniwala po ako na we were already exhorted by Pastor Joey that we shall not neglect the giving part of our worship and service. Sige po, tayo po ay pumikit at manalangin. Panalangin po natin ang oras na ito na tayo po ay may pagkakataon to worship the Lord through giving, and may pagkakataon na bumawi, no, na kung nung mga nakaraan ay nag-neglect tayo. God, Father, you are a giver, and thus we as your children should also be giver. Ang sabi mo, Panginoon, sa Luke 6:38, give and it shall be given to you. Good measure, pressed down and shaken together. That we believe, O God, as we respond to you this very hour, na hindi na namin ini-neglect, Panginoon, ang pagkakaloob sa iyong gawain. God, we pray that you would continually bless us with the power of your Spirit, because it is your promise, O Lord, and that, God, you are an able God to do immeasurably, beyond measure ay pagkakaloob mo sa amin, Panginoon. As we ask, patuloy mo kaming tinuturuan na mag-ask, humingi, kumatok, mag-seek, Panginoon. And thus, this morning, kaagapay ng aming pagkakaloob, Panginoon, na hinihiling namin, O Diyos, ang kapuspusan ng iyong Holy Spirit. Thank you, Father God. Pagpalain mo po ang iyong mga anak na tumutugon, Panginoon, sa panawagang we shall not neglect in giving, because your power, the power of the Holy Spirit, will make us and continually, Lord, prove to us that you, God, our Father, and that we, your children, are giver. Maraming salamat po, Panginoon. Patuloy na ibabalik namin sa iyo, dakilang Ama, ang kapurihan, kaluwalhatian at karangalang nababagay lamang po sa tanging pangalan ng Panginoong Jesus. And everybody say, Amen and Amen. Praise the Lord. Sige po, yung palakpak para sa Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga Hari. Hallelujah. Masaya po nating ihuhulog sa labas sa ating drop box ang inyo pong mga tithes and offering na may saya sa ating puso, sapagkat God loves a cheerful giver. Bago po tayo maghiwa-hiwalay, ilang announcement po. Tapos na po natin ang ating 5 nights of prayer intercession, kaya babalik po lahat po ng online Bible studies po ng ating pong mga live group network. Yan po, ang Young Adult Net po ay may Bible study ng every Tuesday, 8 p.m. Men's Net po ay Wednesday po, 7:30 p.m. Ang atin pong Women's Net ay merong Wednesday, 7:30 p.m. din po. Worship and Intercession, yan po'y ginagawa natin every Thursday via Zoom ng 7 p.m. Online Bible study po ng KKB ay Friday naman po ng 8 p.m. Children's Net, online Bible study po ay every Saturday ng 2 p.m. for all levels. Ang Dawn Watch po ay every Saturday ng 4:30 a.m. The gift of 15 minutes, tuloy pa rin po sapagkat marami pa po tayong dapat ipanalangin para po sa ating bansa. Every Monday lang po, Monday po yan hanggang Friday ng 6 to 6:15 a.m. lamang po, 15 minuto.
At let us celebrate with you. Ang sabi po dyan, magpadala po kayo ng mga pictures po ninyo sa email ad na celebrations.jilgh@gmail.com ng inyong pong mga patotoo, mga pasasalamat sa Diyos, mga anniversaries po ninyo, birthdays, milestones sa inyong buhay, mga breakthroughs po, mga overflow, patotoo ng overflow sa inyong buhay, patotoo para po mapapurihan ang ating Panginoon. Pwede rin po kayong magsulat dyan ng maikling testimony para po samahan ang inyong mga pictures. Maikli lamang po at ito po ay atin pong i-compile. Ang Holy Spirit Conference, mamaya po, uulitin ko po yung sinabi ni Sister Irene, 1:30 po magbubukas ang atin pong gate. Lahat po kayo ay lalabas. Lahat po dapat ay registered. Amen po ba? So let us have quick lunch at 1:30 pumila na po kayo sa labas at tayo pong lahat ay lalabas po ngayon pong umaga pong ito. Lahat po walang maiiwan. Praise the Lord. Tayo po ay pangungunahan sa panalangin ng ating Pastora Presi Candas. Tumayo po tayong lahat. Tayo po'y magwakas isang namin, tulungan mo po kami, O Diyos, na huwag kaming umabot sa spiritual neglect ng aming buhay. Tulungan mo po kami, Panginoong, manatiling tapat, naglilingkod, sumusunod, Panginoon, hanggang sa ikalong pagbabalik, manatili kaming mga anak mo, O Diyos, na nagmamahal sa iyo, nagay na lamang kung paano ka nagmahal sa amin ng labis-labis. Marami pong salamat sa iyong ginamit na lingkod, Pastor Joey, O God. As you bless his life, his family, Panginoon, hayaan mo, O Diyos, that you renew his strength, O Lord God, in Jesus' name. Even as you constantly, God, use him mightily and powerfully. And Lord, provide for everything that he needs in the mighty name of Jesus. We thank you, Father God, sa iyong ginawa sa amin, sa umagang ito, maging sa lahat ng mga prayer requests na ito, Panginoon. We thank you for healing those who have high blood sugar, high cholesterol, those who have hormonal imbalance, those who have cysts, those who have liver problem, those suffering from leukemia and other cancerous diseases, those who have rheumatoid arthritis, those who have hypertension, suffering from vertigo, those who have lumbar pain and heart palpitation. God, those who are suffering from traumatic, post-traumatic stress, depression, those, oh God, who are in the hospital right now with its healing, Panginoon, yung magkakaroon ng eye operation and left foot operation this coming September 20. Father, we entrust them to you as you lay your hands, stretch forth your miraculous hand upon them right now. As we speak that by the stripes of Jesus, they're completely miraculous to heal, oh God. Maging ang mga operasyon na ito ay gagawin mong matagumpay sa pangalan ng Panginoong Yesus habang hawakan mo ang lahat ng mga kamay ng mga doktor na ito. Marami pong salamat. Inaangkin po namin ang kompletong kagalingan at kalakasan at mahaba pang buhay para po sa kanila. Ganun din, O Diyos, ang lahat ng kukuha ng board exam, accountancy, licensure exam, let examination, even nursing board exam. Father, we speak right now, Lord, your wisdom, your knowledge as you reveal to them, at ayaw mo maging matagumpay ang lahat ng mga anak mo magtetake ng mga board exam na ito. Especially those who will travel abroad, save travel to Canada, provision, salvation to family, and even the circle of three to the JLGH program. Ganun din, Lord, lahat ng mga petitions na nasa prayer request box. We believe, we receive, it is done. According to your promises, according to your word,
We believe it right now in Jesus' name. Sumama mo kami sa aming second service, O God, as you prepare us to be your vessel. And indeed, we are grateful sa magandang gagawin mo sa amin hanggang mamayang hapon sa pangalan ng Panginoon Jesus. Taas po natin ating mga kamay. The Lord bless us as the Lord gives us. The Lord's face shine upon us as the Lord continually protect us. The Lord's continually be with us as His glory reign upon us all. The blessings of the Father, the Son, and the Holy Spirit be upon us all. This we pray in Jesus Christ's name, and everybody says, Amen. Amen. And amen.